Pero is may ko ana so mga ka-friendship. Ito na ngayon. I-off ko muna yung electric fan. Nag-try ako kanina na mag video kung paano ko ba bubuksan at i-close yung ano ko, yung tindahan ko. Pero hindi ko kinaya kasi mga ka-friendship, sobrang bigat yung mga pinto, kaya konti lang yung na-video ko. Ano bang ulam? Kaya konti lang yung na-video ko. So itong ulam ko ngayon. Alam niyo, sa mga gusto lang sa akin itong video na to, yung mga mabibigat ang problema, yung abandoned baga, yung walang silbi sa mga kapwa tao or familia or mga friends or partner, ayun, gusto niyo ako kasi lahat ng sinasabi ko dito ay kadalasan mangyayari. Kadalasan mangyayari sa mga taong hindi masyadong minahal ng mga asawa nila or mga pamilya nila. Kasi nagsasabi ako ng totoo kasi gusto ko malaman ninyo na sa umpisa, sa mga isang taon, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, or 8 years, 10 years, 11 years, hanggang mahina kayo sa love, hanggang yun ang kakulangan niyo, hindi yun mawawala ng mga 11 years. Magmamatured lang yun, siguro mga 12 years. Hindi pareho ha, hindi tayo pareho. Kasi noon, kasi sa ganyang sitwasyon, dumaan ako sa depression. Sobrang hina, nakakalungkot. Sino bang hindi malungkot pag ganun na no? Kasi kung toxic na yung pakikisama sa iyo ng mga ng tao na nakapaligid sa iyo, sobrang sakit. Kasi lahat ng kadramahan, strategy, nasa ano na yun eh, nasa tao na yun. Para example, gusto na siyang humihiwalay. Pero ang gusto niya malinis siya. So, ang gagawin niya, i-ignore ka na lang niya. Hindi na yung tatabi sa ano mo. Higa. Hindi na, i-ignore ka lang. Hindi na yung tatabi sa paghihiga.
Hindi na yun mag-kick-car sa'yo. So, ikaw, parang naramdaman mo yung ginaw. Cold na yung pakikitungo. Akala mo, may babae. Butak ng butak ka. Kaya akala mo, makakonsensya. Butak ng butak ka. Kahit saan ka naaabot na topic. Kasi hindi mo na mamamanage yung sarili mo. Paano kontrolon. Kasi yung takot. Kasi makikita mo na eh na ayaw na sa'yo. Hindi ka makamanage. Butak ng butak ka. Butak ng butak. Yun ang idadahilan sa lalaki. Kaya ko iniwala yan. Kasi madaldal. Sinong hindi magdaldal sa babaeng gusto pa na mabuo ang pamilya? Sinong babae na hindi iiyak? Unless kung pareho kayo. Paano ko yung babae? Minahal mo. Minahal mo pa. Kaya sa mga lalaki, na gusto pang ayaw na, iusap kayo ng maayos kaysa magmamalinis pa kayo, kailangan pag-alis nyo, pag-iwas nyo, pag-umalis na kayo sa partner nyo, kailangan ito na siya mismo, siya na ang pangit, siya na ang kung bakit, siya na ang rason sa lahat kung bakit ka humiwalay dahil sa ugali. Hindi ganun. No? Kasi ang babae, pag ayaw na, mag-i-ignore din na yan. Hindi ka din papansinin. Pero kung babae, putak ng putak kasi cold ka. Meaning, love ka niya. Ayan niya masira. Pero be careful sa mga sa babaeng ganyan ha. Sitwasyon, be careful talaga kayo sa partner ng lalaki. May mga lalaki talagang i-ignore ka, hindi ka papansinin, hindi nakikibo sa'yo, hindi na nga matutulog sa'yo ang tabi. Ayan ang makipag-usap sa'yo. Girl, naghihintay lang ng right timing yung lalaki na yun para sa pag-alis niya, kung putak ng putak ka, kung historical ka dyan, kung ano-ano. Yun ang reason nila. Kaya, pag feeling ninyo, gano'n na tayo, cold na talaga, huwag na kayong putak ng putak. Huwag na din kayong kikibo. Alang-alang sa kapakanan mo. Mahirap talaga. Pag cold ng lalaki, mahirap magsama. Gusto mong gusto mong manatili pa? Hindi. Tumahimik ka. Ubi ka lang sa kanya. Susunod ka lang sa kanya. Magsiserve ka lang sa kanya. Iserve. Magsiswipe ka sa kanya na yun, anong gusto niya, susundin mo yun, yun kung kaya mo.
Kaya, mga girls, hindi pa kasal or mag-noobview pa, hindi pa kayo kasal, maging kasintahan pa kayo, siguruduin nyo talaga na mahal kayo ng lalaki. Kasi kapag mahal ka ng lalaki, everyday yan hanggang sa pagtanda, maramdaman mo ang kanilang presensya, ang kanilang mga kilos, ipinikita nyo kahit pa ano pang kahinaan sa lalaki or ano pang problema na pagsubok sa'yo or ano bang anong pangyayari sa buhay mo, malungkot ba, nandiyan yan. Pero kung hindi ka totoong mahal, lalo na pag wala kang pera, wala ka ng trabaho, handa mo na lang yung emotion mo. Abangan nyo sa vlog ko yan. Gusto na na vlog na to. Basta, may ano ko, may naisip ako. Hindi yun mataas. Konti lang video. Iti TikTok pa yun. Naisip ako. Ito ano ko, kusin ako. Sa mga babae na depressed dyan, yung nagmamater, okay naman yun. Kasi lahat ng mga decision natin, pinipili natin yun. Yes, kanya-kanya kasi tayo ng mga choice, di ba? Kaya wala, huwag na kayong mag-judgmental yung iba. Bakit pa ano? Bakit pa nag-ma-martyr? Masasaktan? Kasi sa kanya yan eh. Pinipili niya yan eh. Iba-iba tayo eh. Iba-iba tayo ng gusto. Iba-iba tayo ng happiness. Iba-iba tayo ng yung bagawa, maluluwag yung kalooban natin. Iba-iba talaga tayo. Kaya, spituin lang natin. Kasi ako, katulad ko, walang trabaho. Sabi pa nila, mayaman daw ako kasi malaki daw ang mga kayamanan, mga ninuno ko. Totoo naman yun. Pero hindi ako kasali. Walang akin sa kanilang yaman. Kaya ako, sa tulad ko ng walang-wala talaga, zero talaga, hindi ako magpaka-martyr. Kahit medyo sunsunuran ako. Kung wala naman akong ibibigay na future sa anak ko or kinabukasan sa anak ko. Halimbawa, mag-college. Masakit! Sobrang sakit. Dumaan na ako sa wala na akong tukog. Para na akong yung katawan ko namiyumang na. Pumapayat ako. Kasi nadidepress ako. Parang wala nang gano'n. Naranasan kong gano'n. Yes, naranasan kong gano'n. Sobra, halos mamatay ako. Kasi ayaw na niya talaga. Kahit ngayon, ayaw talaga niyang magbigay ng like yung comfort. Ayaw na talaga niya eh. Basta lang, kami lang, dito lang. Ayun.
wala lang katabi sa tulog-tulog, wala na talaga yung love making, wala na talaga, promise. Kasi ayun na, ako okay pa, pero siya hindi na. Iwan ko kung sino ang sa kanya. Talaga, parang didiri na talaga siya sa akin. Parang ayaw na talaga sa akin. Hindi na talaga niya kaya ako. Promise, hindi na talaga niya kaya. Kahit ano pang pagpakuhukusin siya ko sa kanya. Wala. Parang sama lang kami dahil sa bata. Kasi kung hiwala yan ko, kung ako mismo, kasi nasasaktan na talaga ako, yun. Mas mabuti pa dito kasi mamonitor ko yung pera niya. Kasi may pa yun, makakonsensya pa yun. Kung siya la, baka anong gawin pa, so magkakautang-utang. Yun na naramdaman ko. Yun na talaga naramdaman ko sa sitwasyon. Yun lang. So, tapos na po ako. So, magbabay na ako ha, mga ka-friendship. Kung tapos nito ako, gagawa ako ng ibang content. And maglilinis muna ako kasi kami. So, thank you ha. Please subscribe and sana may natutunan kayo na maging positibo lang talaga tayo. Hanggang buhay tayo, hindi yun mawawala. Sa totoo lang ang problema. Kasi din, pray na sana ma-change na itong naramdaman ko, itong pangyari sa buhay. Kasi ang pinakamaganda sa dito sa mundo, love. Totoong love.